So ano mga Jessera, napanood nyo na ba yung Adventure X 150i ng Rusi the Vlog? Nagustuhan nyo ba? Nag-comment na ba kayo? Nag-subscribe na ba kayo? I'm sure napanood nyo na yan at nag-comment na sila. No, Malo. So ngayon naman po pag-uusapan natin, eto daw yung motorsiklo na may kahawig niya naman daw. Oy. May kahawig niya naman daw to. Eto po ang Rusi Sparkle 150. Kasi kung may 125, nag-level up na siya 150 at FI. Yes, Sparkle. Diba? So dito lang po yan sa Rusi ko ba pag-uusapan natin ang buong specs niyan mga Jessera. Kaya naman, hello mga Jessera, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie Salonso Motovlog. Oh, Berna, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na, and don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. Tama, maraming salamat mga Jessera at inaanayahan po na din namin kayong lahat na panoorin po yung mga darating pang mga vlog dito sa channel, lalo na sa mga Jessera natin na nagbabalak na mga gusto magnegosyo. Ayun. Sa halagang 20 pesos sa kalaim mo may motorcycle parts. Yes, shout out, diba? Yellow Star. Yellow Star lang talaga malakas. At mga Jessera, sa lahat ng mga gusto maging supplier ng Tarsiland, comment lang po kayo sa baba kung paano po kami kakontakin. Yes. Alamin na natin itong Rusi Sparkle 150i in 5, 4, 3, 2, 1. Sayang so, nga mga Jessera, nandito po kami sa Rusi ko ba? Dahil pag-uusapan lang naman natin itong Sparkle 150i. Shout out ka Rusi. Pero bago ang lahat, pag-usapan na muna natin yung cash niyan. Ito po ay nagkakahalaga ng 75,000 pesos at kung installment naman mga Jessera, ang down payment po nito ay nasa 5,000 pesos at yung monthly niyan eh nandiyan na po sa screen. Hanep. Kaya naman pag-usapan na natin tong actually dalawa to, eh. Dalawang kulay na nandito, eh. Isang matte brown at isang matte red. Wow, two pero, distinct colors. Yes, pero pag-usapan natin itong matte red. Alam mo, no, gusto ko itong kulay ng combination ng matte red and black. Yes, so Sparkle is another personality bike ng Rusi. Kita naman, innovative, maganda yung hulma ng plastics niya, ang daming dimensions. Correct, at ito ay Euro 4 and futuristic design talaga. No? Wow. At FI stickers with water-cooled na decals. Yes, if you look it closely mga Jusero, para siyang arrow pointing down. Correct. Napakaganda at napaka-quality looking nung kanyang red. Very striking. Napakaganda mga Jusero. At ang signal po nito ay naka-LED at ang kanyang headlight naman ay LED rin mga Jusero and daytime running light niya. Very lahat, prominent. Lahat na. Napakaganda mga Jusero. Correct. Napansin mo yung kanyang signal na parang pakpak. Yes, totoo. Ayan o. No, may tatlo. Comment mga Jusero, how do you find yung harapan? Napakaganda nito, hindi ko lang mabuksan eh, no. So well, baba na tayo rito sa ating suspension mga Jessera. Ito ay naka-telescopic fork at ang size ng gulong po nito ay nasa 90, 80, 14 at tubeless. At ang kanyang brake po sa harapan ay hydraulic disc brake. Wow, bagay na bagay yung max grip tires mga Jessera. Hindi lang 'yan, bagay na bagay din yung Levenger mags. Sino may mags napakaganda, di ba? White, no, ganda. At ang ganda ng agwat ng gulong sa fender. Correct. Oo, talagang malilinis mo, no. Pag gusto mong linisin, malilinis mo talaga yung putik niyan. Tama. At hindi lang yun, napansin ko rin yung fender mahapa. So, safe din yan. Sa ito ba yung choco? Yes, ito yung choco gatas. Ganda mga Jessera. How do you like the choco version mga Jessera? Alin ang mas gusto nyo? Yung choco o yung red? Pero kung ako tatanungin mo, red ako. Yes, mukha kasi siyang fire, lightning, arrow. Pag nakita nyo yung red, very eye-catchy. Ganda. Correct. Kaya naman halika na, sulipan natin yung gilid nito. Oh, di ba? Meron siyang highlight na black na parang lightning. At sabi ko nga yung quality ng plastic, napakaganda. More than three-dimensional. At may 150 pa nakalagay dun. 150, mga Jusero. CC. Yes. Diba? So, dako na tayo dito sa kanyang panel. Ito, mga Jusero, naka-fully digital panel. At lahat ng mga needs natin nandiyan dyan na. May mga select and set button pa. Nice. At ngayon, yung mga buttons sa man sa right side, meron tayo dito engine kill switch. Wow. Diba? Meron tayong idling stop. Nice. Signal, horn, electric starter. Sa kaliwa naman, mga Jusero, yung passing light natin, high limb and low beam. And then, yung ating horn. Nice. Ang ganda ng combination, mga Jusero, pati ng mga buttons niya. And even the
a quality of the plastic. Correct. Napakaganda mga Kyocero. Iba talaga si Rusi ngayon na nag-level up. No? Napakaganda. Correct. At ang kanyang digital panel. Hindi lang natin mabuksan kasi walang comment battery. Comment nga sa mga nakabili ng Sparkle. How do you like it? Correct. At ito po mga Kyocero, hindi pa kilis ha. So okay. Maganda naman yung kanyang susian. May pockets din. Of course. Meron tayong mga glow box dito. Hindi ganun kalaliman. Good. So be safe din sa paglagay natin ng mga gamit dito. At may utility hook. Nakita ko rin na daanan yes, natin. Yes, may hook tayo dito. Correct. Mga Kyocero para sa ating mga market. Diba? Pang mag-market tayo. And medyo malawak din naman yung kanyang footboard. Correct. Para sa nagmamaneho at nakaka-relax. Correct. At ang battery nasa footboard na nasa baba. Nice. Ang ganda ng plastic materials. Consistent to. Nag-iba na yung elevate na yung quality ng Rusi in terms of the design. Correct. At ang maganda rin dito, yung kanyang decal is Sparkle 150i combination din ng red and white. Nakikita din. Yes. Stand out talaga yung red. Gusto ko yung red. Gusto niya ba yung red mga Kyocero? Gusto rin na naman din nila yung mga Kyocero. Pero naman ito, no, napansin ko, meron tayo ditong charging port. Wow. Kompleto. Alika. Mag-seat naman tayo. Tara. Ayan, napansin ko no itong yung texture ng kanyang upuan eh smooth at meron letter R na Rusi logo. Yes, tama yung lapad, meron sa driver at meron din sa pillon. Pero you have an option to elevate sa aftermarket, maganda rin yung tahi and stitches. Malinis at correct. Meron tong helmet hook ha. Yes. Diba? At yung dito sa ating compartment naman mga Kyocero, kasya naman dyan yung isang helmet pero baka medyo small lang. Correct. No? And syempre empty helmets na nga malakas. At ngayon, dito naman tayo sa ating fuel tank. Ang kanyang capacity po ay nasa 5.5 liters mga Kyocero. At may maximum speed yan ha. Oh. Nasa 83.6 km per hour. Nice. Ang ganda rin ng mat na grab bar niya at continue siya dun sa body. Yes, at mukhang matibay naman talaga. Pwede ang top box, you can check in yellow star. And if you would like to improve some of the parts, may JVT, panoorin nyo yung ay, naku, vlog namin Kyocero, for that. Panoorin nyo yan. Yan. Dito naman sa likod, napansin ko rin yung taillight niya, malaki. Hindi niya pinagdamot, kaya kitang-kita ka talaga dyan. Another personality taillight na arrow up naman. So very arrow ang kanyang design mga Kyocero. LED yan. At ganun din sa ating mga signal mga Kyocero, no. Flexible siya, so ibig sabihin hindi agad-agad siya mababakli. Yes, diba? And very noticeable din yung kanyang reflectorize. Reflectorize. Plus, yung kanyang ilaw for the plate nice. Number. Good, good. Ang ganda rin yung kanyang fender. May design din. Correct. At ito nga mga Kyocero, naka-single shock absorber tire dito sa likuran. At ang kanyang size po ng gulong ay nasa 180x14 tubeless. At ang kanyang brake po sa likod ay naka-drum brake. So, siya, yung front, disc brake, yung likod, drum brake. Maganda rin dyan yung max grip na sports tire, no? Yes, mga Kyocero, panoorin nyo po yung vlog na yon. Yung max grip, mura na, affordable tsaka pa, made in Indonesia, at 6-ply pa. Yun, Levenger mugs din, mga Kyocero. Napakaganda. Maganda. Pero ang tanong lang, no, gandahan tayo ng gandahan dito, ano ba ang ibinibigay ng Sparkle 150i? Mapapasparkle ka kaya, mga Kyocero? Alamin natin yung makina niya, yan. Mga Kyocero. Lika na! Uy, pero bago muna tayo pumunta ng makina, gusto kong ipakita sa mga Kyocero itong matte brown. Brown siya, no? Kala ko white, pero choco brown. Oo, alam mo kasi bihira lang ako makakita ng ganyan. Yes. At ito pa, ito yung Sparkle 125i. Yan yung nauna. So, elevated to na 150 kasi marami nag-request. Anong comment niyo mga Kyocero sa choco brown? Correct. Ito si 125i kasi medyo glossy. Ito si 150i is matte. Bumabalik na naman ang mga diba? Matte colors. Maganda siya mga Kyocero. So ngayon, pag-usapan natin kung ano ba kinaganda ng makina ng Sparkle 150i. Yes, bagyuhin natin na bumabagyo ngayon. Halika mga Kyocero, ito ay 4-stroke, single cylinder, intercooled, single overhead cam, two valves, wow. EFI, nice. 150cc, wow. At ang kanyang maximum power po nasa 10.5 kilowatts at 8,250 RPM. Amazing. At ang kanyang maximum torque naman nasa 14 newton meter at 6,500 RPM. Hmm. Ang compression ratio nasa 10.6:1 at ang kanyang bore and stroke nasa 57.3x58mm. Bad, mga Kyocero. May ibubuga din pala. Tama-tama, bear na. Malapit ng 13-month pay. Dagdag yun ito sa kanyang wish list. Idagdag mo na rin ngayon yung dimension niyan. Yes, so ang dimensions niya, mga Kyocero, is 1,940mm x 680mm x 1,075mm na may wheelbase na 1,285mm na may seat height na 765mm na may weight na 160
kilogram at merong ground clearance na 90 millimeter. Wow! Wow! Iba ka, Sparkle 150i. Kaya naman sa lahat ng interesado, mga kusero, punta lang po kayo sa Rusi Gabaw or tumawag na muna po kayo ng dito sa number na nasa screen na to. Yes. Nautal na ako. Yes, mag-comment nga kayo, mga kusero. Gusto nyo po ba yung Sparkle 150i? Gusto nyo rin ba yung red o yung brown? Correct. Comment-comment lang, mga kusero. Babasahin po namin lahat ng mga yan. Maraming salamat, mga kusero. Panoorin nyo na po lahat ng mga vlog na ginagawa po namin at nagawa niya namin. Yes. At sa mga nagnegosyo, panoorin nyo po yung vlog namin for Yellow Star. Thank you!